Ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Ang Mag-amang Renzo at Don Gustavo dahil sa pagpipilit nilang ligawan o ibigin niya si Trixia. Pero ayaw talaga ng binata at nataasan niya ng boses ang ama. Kaya nasutok siya. Isang araw, humingi ng tulong si Maria kay Renzo dahil nasa kritikal na kalagayan ang isa nilang kasamahan na nababalimos at tinulungan din naman siya kagad. Kaya nagpasalamat sila sa kanya. Samantala, nakalabas na naman ng kulungan si Trixia dahil tinulungan nila Don Gustavo. Minsan, napanaginipan na naingkanto at gaya ng napanaginipan ni Doña Milanya na naging nababalimos na rin sila at naging mayaman ang mga namamalimos na kinaiinisan nila. Minsan, may nagbigay ng pagkain sa mga namamalimos dahil hindi nila kilala at nagbigay pa ng pera. Subalit, nang kinain na nila ang pagkain, ay nalasod sila. Sinong tao yan na nagbigay ng pagkain at pera? Hindi ba niya sinabi kung sino siya? Basta natandaan niya kami at tinawag kami at binigyan niya kami ng pagkain. Sabi niya, pananghalian daw natin dahil tinawa siya. Kaya siya nagbigay ng pera. Kaya pagkatapos natin kumain, pag-gatian naman natin itong binigyan niyang pera. Eh, sino kayang nagbigay niyan sa inyo? Ay, hindi namin na kilala eh. Importante, nagbigay siya ng grasya sa atin. Sige, kumain na tayo. Sino kayang tao ang sinasabi nilang nagbigay ng pagkain at pera? Sino kaya? Alin Maria! Kumain na kayo! Ang sarap ng pagkain na binigay niyo. Anong nangyayari sa inyo? Nalason kayo! May lason ng pagkain niya! Saklolo! Nalason ang mga kasama ko! Saklolo! Nalason sila! May nagbigay ng pagkain, may lason! Kaya lika, tulungan natin silang may sugo sa ospital! Bilisan mo! Renzo, kawawa naman sila. Dahil sa kagutuman, ikinain nila kaagad ang pagkain ibinigay ng isang tao na hindi nila kilala. Oh, Erica. Pero sinong tao ang nagbigay sa kanila ng pagkain? May laso. Ayon sa nakausap ko, hindi raw nila kilala. Pero may palatandaan daw sila. Anong palatandaan yun? May tattoo daw siya sa braso na courting rose na may mahahabang tinik. Ha? Courting rose? At may mahahabang tinik? Oo, Renzo. Yan ang sinabi sa akin ng nakausap ko na nalason ng pagkain na yun. Kung ganun, wala nang ibang tinutukoy nila, kundi si Trixia. Ano? Si Trixia? Oo. Siya ang kilala kong may tattoo na courting rose na may mahahabang tinig. Demonyo talagang babaeng yun. Siya ang dapat mamatay, hindi ang mga namamalimos. Ano ang binabalak mong gawin ngayon? Hintayin natin gumaling ang mga nabiktima ng pagkaing may laso.
saka tayo kikilos. Sasamahan natin silang magsuplong sa pulis para huliin na naman ang trick siya na yun. Nagtagumpay si Trixie Gustavo. Nalasun niya mga bisit na namamalibos. Mabuti naman kung ganun. Naimpulensya nila ang ating anak. Mas mahal niya ang mga bisit na mga namamalibos na yan kaysa sa atin na magulang niya. Ang problema natin, nakasampa na pala ang kaso laban kay Trixie. Oo nga eh. Kaya inis na ako. Kaya sana mamatay ng lahat ng mga namamalimbos na yan. Para wala nang makaka-impluensya kay Renzo. Oh, Gustavo. Sana magawan natin ang paraan para si Trixie ang mapapangasawa ng ating anak. Oh, Melania, kung mangyayari yun, wala na tayong problema dahil mayaman din sila. Ha, Gustavo, si Trixie, nandyan na. Kailangan mapatay na niya yung kinuha ni Renzo na bodyguard niya. Sana nga. Ngayon, ang ipagagawa natin sa kanya para wala nang sagabal sa ating plano. Renzo, anong sabi ng doktor sa iyo? Matapang ang lason na nilagay ni Trixie sa mga pagkain. Masyadong napinsala ang bitukan ng mga nakakain. Kaya kailangan ng matagal na gamutan. Kawawa naman ang mga kapwa ko namamalimos. Bakit naman niya nagawang lasunin sila? Wala naman silang kasalanan. Napaka-demonyo naman niya. Oo, Erica. Talagang demonyo ang Trixie na yun. Pero may araw din siya na pagsisisihan niya ang kanyang mga ginagawa. Renzo, palagay ko, inutusan siya ng iyong mga magulang para gawin yon. Alam ko, Erica. Kaya galit din ako sa kanila. Dahil ipinipilit nilang ligawan ko siya, pero ayaw ko. Mabuti naman. At umayaw ka, dahil masasaktan ako. May sinasabi ka ba, Erica? Ha? Kwan? Wala, Renzo. Wala. Sige. Umalis na tayo. Babalik na tayo doon sa food chain. At babalik na lang ulit tayo dito sa ospital mamayang hapon. Gustavo! Gustavo! Kumising ka! Gustavo! Kumising ka! Gustavo! Melania, bakit hindi ka pa natutulog? Matulog ka na. Mag-ating gabi na. Ayaw kong matulog. Dahil mapapaligilipan ko yung matandang lalaki na sinasabi ng engkanto at kakampi niya ang mga napamalimos. Napanaginipan mo rin yun. Oo, Gustavo. Kaya ayaw ko na matulog. Dahil pag inlip ko lang eh, siya kaagad ang napapanaginipan ko. Sino ba talaga ang matandang yun? Bakit napanaginipan mo rin siya? Gustavo, huwag ka na matulog. Natatakot ako. Baka kung ano lang gawin sa akin sa panaginip ko. Sige, babantayan kita. Hindi rin ako matutulog.
Ay, bagda-bagda hindi ako nakatulog. Inaantok na uli ako pero ayaw ko matulog. Baka mapalagiripan ko na uli ang pwisit na matanzag yun. May kumakatok sa pinto. Sino kaya ito? Magandang araw po sa inyo, Senyora Milanya. Ikaw pala, Trixia. Halika, pumasok ka. Anong balita? Nabatay ba lahat ang mga namamalimos na nilason mo? Hindi, Senyora. Naligtas silang lahat dahil may nakialam na naman. Ha? Sino nakialam na sinasabi mo? Sino, Trixia? Si Renzo, Senyora. Tinulungan sila. Ipinagamot silang lahat. Kaya nabuhay sila. At walang isa man ang namatay. Hada! Ang walang hiyang Renzo. Re-influensya na talaga siya ng mga bisit na nababalimos na yan. Ha? Sandali lang. Bakit ganyan ang itsura nyo? Parang puyat na puyat kayo. Isa pa yan na problema ko, Trixia. Tuwing mailip ako ay napapalagiripan ko yung isang matanda na sinabing inkanto raw siya at kapanalig na mga namamalimos. Kaya ayaw kong matulog. Ha? Ang ibig niyong sabihin? Napapanaginipan niyo rin ang matandang yon? Bakit? Napapanaginipan mo rin ba siya? Opo, Senyora. Isang matanda na ang dungis-dungis ng itsura at may galis sa katawan. Oo. Siya nga yun, Trixia. Kung ganon, hindi lang kami ni Gustavo ang nakakapanaginip sa kanya. Pati ikaw din pala. Ano kayang ibig sabihin nito, Trixia? Ano? Ano? Nandito na ba kayong lahat? Opo, Sir Renzo. Nandito na po kami lahat. Mabuti naman kung ganun. Sige, makinig kayo. Sir Renzo, bakit po ninyo kami pinatawag? Gusto kong makatulong sa inyo para umangat naman ang buhay ninyo at hindi na kayo mamalimos habang buhay. Wala kaming ipon eh. Paano? Bibigyan ko kayo ng pangpuhunan ninyo para kayo na ang bahalang mag-isip kung anong magandang maliit na negosyo para sa inyo. Gustavo, sabi ng doktor, wala daw siyang nakitang sakit natin. Pero bakit ganito? Tuwing matutulog tayo, napapanaginipan natin kaagaan ang matandang yun. Sinapkal pa niya ako. Ganun din ako, Melania. Napuntahan na natin ang mga magagaling na doktor, pero pare-pareho ang sinasabi. Wala daw tayong sakit. Pero bakit ganoon? Wala naman daw silang nakikitang problema sa ating pag-iisip. Ay,
Bakit ganito ang nangyayari sa atin, Gustavo? Anong sakit natin? Bakit tuwing matutulog tayo ay mapapalaginipan natin ang matandang yun? Bakit? Yan ang hindi ko alam, Melania. Kailangang magamot tayo. Kailangang magamot ang sakit natin ito. Gustavo, malaki na ang nagastos natin. Pero bakit hindi pa tayo gumagaling? Bakit, Gustavo? Bakit? Kumusta na ang buhay ninyo, mga kapatid? Maganda na po ang buhay namin, Mayor Sarinso. Sa wakas, natikman din namin. Salamat sa atong niyo, sir. Papasalamat niyo masyado. Papasalamat sa inyo, sir. Hulog ka ng lamit sa amin. Oo, sir. Sana, bumami pang katulad mo, sir. Talagang marami na ang tao na katulad ko ngayon, mga kapatid. Marami na. Ay, nasan sila, Sarinso? Kaya yung sinasabi ko na katulad ko, at alam ko na gagawin niyo rin sa kapwa ninyo ang mga ginagawa ko sa inyo. Oo po. Oo nga po pala, sir. Talagang gagawin namin yun. Tutulong din po kami, sir. Tutulong kami sa mahihirap. Oo nga po, sir. Dahil ayaw naming... Ayaw naming magwan, ha? Maghirap din sila. At salamat. At masasalamat din namin yun sa inyo. Nabigyan nyo kami ng magandang pamumuhay. Kaya sa ibang tao na namin, sa ibang tao na nangailangan na rin namin. Tutulong lang kami, sir, sa ibang tao. Dapat lang. Kaya mula ngayon, kasama ko na kayo na tutulong sa mga taong naghihirap sa buhay. Kailangang maiahon natin sila sa kahirapan. Oo, sir. Talagang din ang gagawin namin. Gagayahin din namin yung ginawa mo sa amin, sir. Salamat. Gustavo, nakabalik na tayo dito sa Pilipinas. Pero wala na tayong tirahang babalikan. Dahil ibinenta na natin. Saan tayo titira ngayon, Gustavo? Wala na rin akong alam, Melania. Nagugutom ako. Maghanap tayo ng makakain. Pupunta tayo sa karinderya na yun. Ha? Hihigi tayo ng kaunting-kunting pagkain. Sige, halika. Para makakain na tayo. Nanghihina na ako sa gutom, Melania. Ikaw lang ba? Ako rin. Sige. Tara, bigyan tayo ng pagkain. Halika na. Pahigi ng kaunting pagkain. Maawa na po kayo sa amin. Gutom na kami. Oo. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na. Sige po, maupo lang po kayo dyan at bibigyan ko kayo. Gustavo, ito yung dating napapalipos. Siya na yata ang nagmamayari ng restaurant na to. Oo nga. Kung ganun, nagkatotoo na ang sinabi ng matanda sa panaginip natin, Melania. Oo, Gustavo. Hindi totoo ito. Hindi! Bakit tayo ang naging nababalibos? Hindi totoo ito! Hindi! Ito. Kumain na po kayo. Kung kulang pa yan, magsabi lang po kayo, ha? Maraming salamat sa iyo. Gustavo, ang bait-bait nila sa atin. Mabuti na lang. Hindi nila ginawa natin sa kanila noon. Huwag ka na maingay. Baka makilala tayo at hindi na tayo pagkakainin. At palalayasin niya tayo. Basta kumain na tayo. Gutom na ako, Melania. Halika na, Gustavo.
kainin na natin itong binigay nila sa atin. Gutom na ako. Kiniginawa ko. Ang labing dito. Sana makiusap tayo sa may-ari ng bahay na to. Napapapasukin tayo at makitulog tayo sa bahay niya. Sige. Ayun. Lumabas ang nagmamay-ari ng bahay. Tao po! Pwede po bang makisilong sa bahay ninyo? Nilalamig na po kami. Dito sa labas, wala kaming matirahan. Opo. Sige. Papayag ako pero kailangan magsisi kayo sa mga pinaggagawa ninyo sa aming mga namamalimos noon. Ikaw ang... totoo ba to? Hindi man nanaginip uli kami. Totoo ito. Hindi na kayo nananaginip dahil naganap na ang sinabi ko sa inyo na kapag hindi kayo titigil sa panglalait sa aming mga namamalimos, ay mababaliktad ang sitwasyon na mararanasan ninyo ang maging namamalimos at maging mayaman ang mga inapi ninyo. Nagsisisi na kami. Kaya balik muna kami sa dati naming pamumuhay. Parang awa muna. Nagsisisi na kami. Ikinalulungkot ko. Lumagpas na kayo sa panahon na hinihintay kong magbago kayo. Pero hindi kayo nagbago. At nagpatuloy pa rin kayo sa pang-aapi sa mga namamalimos. Kaya magdusa kayo habang kayo'y nabubuhay. Wala nang nagawa pa ang mag-asawa dahil pinarusan sila ng engkanto ng mga namamalimos at habang buhay silang nakaranas ng paghihirap. Magsisibad sila pero huli na dahil naisumpa na sila ng engkanto. Mag-aapo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Sela ninyo. Pansamantalang nagpapaalam sa laban. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Limos dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo
Philippines.